Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. For today's video, isashare ko sa inyo kung paano ako nagpipay ng bills ko using BDO Mobile Banking. Alam naman natin na napakahirap magbayad or napakahirap lalo na ngayon at malayo tayo. Plus, hindi pa tayo pwedeng maglalabas kasi nga mahigpit masyado. So ngayon, meron ako ditong BDO Digital Banking. Open lang natin siya. So, ito-type lang natin yung user ID natin. Then yung password. Pag na-type na natin, magla-login na tayo. So ngayon guys, nandito na tayo sa ating account or nakapasok na tayo sa BDO Mobile Banking. Paano nga ba tayo magbabayad ng ating mga bayarin? So, punta tayo dito sa pay bills. Pero, bago ang lahat, kailangan i-enroll muna natin kung saan ba tayo magbabayad. Kasi, mas mabilis na atin siyang magagamit. So, punta tayo dito sa more, yung tatlong dots dito sa gilid. Hanapin natin yung enrollment service. So, pag nakapag-enroll na tayo dito, pwede tayo ditong mamili. Ano ba yung i-enroll mo? Ano ba yung gusto mong i-save sa record mo? Siyempre, dito tayo sa enroll company biller. Dahil nga pang payment ng bill, so company biller yung gagamitin natin. Click natin yung company biller. Lalabas dito yung mga details na kailangan nating punan. So, first, company biller, ano ba yung babayaran mo? Or saang company ba naka-attach yung bayarin mo? Dito sa company biller, marami tayong pagpipilian or baka nandito yung hinahanap nyo. So, pwedeng-pwede ka dito magbayad. Napakadali lang. Hindi siya ganun, ano, kasi yung sa akin, yung binabayaran ko is wala namang nalilis. Kung magkano lang yung bayad ko, yun lang talaga. Hindi na ako ng charge or kahit ano. Pili ka lang dito. So, halimbawa yung sa akin, ano ba yung binabayaran ko gamit ang BDO? Dito tayo sa Prima. Hanapin lang natin yung, ano, yung company biller natin. So, pag nakita nyo na yung company biller nyo, click nyo lang yun para mapunta na siya dun sa labas. So, ako, hanapin ko yung company biller na isi-save ko. Sobrang dami niya. Marami ka talagang pagpipilian kung ano ba talaga. Pwede kang magbayad ng PLDT, pwede kang magbayad ng bahay, or ng anything na nandito. Kasi makikita mo naman dito, or ibibigay naman sa inyo nung branch, or nung kinuhanan nyo, kung paano ba kayo magbabayad through online. So, sa akin, Prima Casa yung hinahanap ko. Kaya, masyadong malayo. So, may PLDT dito. May President Container Line. Prima Casa. Nakakonekta to sa bahay. So, ayun nga guys. Maglalagay tayo ng subscriber number at subscriber name. Subscriber number, ito yung account natin sa mga bills or sa mga kinukuha na natin. Or example, kumuha tayo ng home credit, meron tayong account doon. Binibigyan nila sa atin yung account number. Kasi, doon tayo maghuhulog every month. So, dito sa akin, ito na, nalagay ko na. Naglagay na rin ako ng nickname in case na ano, kasi nakasave siya. Every time na maghuhulog ka, madali mo na siyang makikita through nicknames. So, iku-continue lang natin to. Continue. And then, lalabas na dito na kailangan mong i-confirm kung tama ba yung nailagay mo. So, kailangan lang natin tong i-continue ulit or i-confirm kung i-check nyo kung tama ba yung nailagay nyo or hindi para mabago nyo. Dapat lagi nyong sinusure na tama yung nakalagay. So, ayun nga guys. Pag na-save na natin yung company biller, pwede na tayong pumunta dito sa ating
pay bills. Sa ating pay bills, pipindutin lang natin yung pay bills kasi nakasave na siya. So, pay from. Saan mang gagaling yung pang-payment mo? Depende sa'yo kung marami kang nakakonect dito or nakalink, pwede mo siya doon kuhanin. Or kung nakalink dito yung PayPal mo, kung nakalink yung GCash mo or other bank mo, pwede mo siya doon kuhanin yung bayad mo. So, sa akin kasi is dito lang sa account na to. So, doon lang natin siya kukunin. Tapos, pay this company biller. Lalabas din dito kung ano ba yung sinave mo kanina or ano ba yung sinave mo na company biller mo. Then, yung amount. Kung magkano yung amount na hulog mo or magkano ba yung binabayad mo. Tapos, remarks. Maglagay ka lang ng remarks. Kasi yung remarks, makakatulong to sa'yo in case na babalikan mo yung mga transaction na ginawa mo. Kasi pag binalikan mo yung transaction na ginawa mo, tapos naglagay ka ng remarks, maaalala mo, okay lang ko ba to hinulog or para saan ba tong hulog. So sa akin, ibig sabihin ng MA, monthly amortization of... Tapos, kung anong buwan, yun lang kasi yung ginagawa ko lagi. Kung anong buwan ko siya hinuhulog, ganyan. Monthly amortization of September. So, ibig sabihin, eto na yung hulog ko ng pang-September. Lagi nyong sisiguraduhin na tama yung information nyo kasi mahirap magkamali. Kung gusto nyo na makita yung transaction na ginagawa nyo, punta lang kayo dito sa pay bills, tapos pindutin nyo yung view payment status. So dito, lalabas dito kung ano ba yung mga binayaran nyo. Or kung ano yung mga naging transaction nyo for the past months. Kompleto siya dito. Hindi siya nagkukulang. Kumbaga, pag binyo mo siya, lalabas dyan kung ano-ano na yung mga binayaran mo. Kung successful ba siya or nag-process pa, ganun. So, napaka-easy lang guys. Ganun lang kadaling gumamit ng BDO Mobile Banking. Iwas ka na sa hassle kasi hindi mo na kailangan makipagsiksikan sa tao kung may laman naman yung account mo. So, bakit ka pa makikipagsiksikan? Sa akin kasi guys, malaking tulong yung BDO Mobile Banking, lalo na wala ako sa Pilipinas, so nagagamit ko talaga siya.